Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. My name is Glenda. I'm your classmate. I'm your fellow cancer warrior. And sa araw po na to, magko-Q&A tayo. Okay? Sakto, may pumasok na tanong. At gusto ko rin naman itong gawa ng video. Nakaschedule na to sa akin. Pero dahil pumasok na yung tanong, okay, unahin na natin to. Kasi sakto, nangyari to very recently. Ito ay tungkol sa CT scan at saka sa bone scan o yung mga test na ito. Kasi kung nakafollow kayo sa akin sa Facebook, alam nyo na kakadaan ko lang sa mga test na ito. Okay, ang tanong ng ating kapatid ay, sabi niya, Ma'am, I just wanna ask, ano po ang feeling ng CT scan? Okay, dumaan ako ng chest CT scan with contrast. Sabi niya, may itinuturok muna po ba bago ipasok sa machine? Same po ba sa bone scan? By the way, breast cancer patient din po kasi ako and this coming Feb po, I lab test ko. Sabay-sabay po ang ultrasound, CT scan, liver, bone scan. Okay. At parehong-pareho kami, yun ang tanong niya. Yun yung mga test na dinaanan ko. Isa lang hindi niyo nabanggit. Hindi ko alam kung kasama sa kanya. Yung CA-15-3. Okay. So, parehong-pareho kami ng test. Meron din akong lab test, CBC. Siyempre, itetest yung kung okay yung chorea. Kasi kapag hindi okay yung chorea, yung creatinine level natin, hindi matutuloy yung mga scans. Thankfully, lumabas sa blood test, okay naman. Kaya nakapag bone scan and nakapag CT scan na. Okay, tapos na pareho. Alright, so tinatanong nyo, anong feeling ng CT scan? Okay, pakwentuhan ko kayo ha. Nauna sa akin yung bone scan. Pero sa isang video ko, diniscuss ko na nakikiusap talaga yung bone scan na kung pwede unahin sila. Okay. Sa tingin ko nun, mauuna yung CT scan, chest CT. Pero anong nangyari na una yung bone scan? Ang sabi sa bone scan, after 24 hours daw, pwede na mag-CT, sabi nila. Pero, to be sure, nagtanong pa rin ako doon sa clinic kung saan gagawin yung CT scan. At sabi nila, Ma'am, palipasin ng 1 week. Okay, so 1 week. So, natapos na siya pareho, kahapon lang yung CT scan. Tanong ni kapatid, ano ang feeling ng nag-CT scan? Pareho ba ng bone scan? May tinuturok. Yung CT scan ko kahapon... Opa, may tinuturo, may inject. Una muna, dadaan ka sa machine for the plain scan. So, wala. Okay, papagbihisin ka na. Tapos, naka-lab gown ka na. Tapos, dadaan ka sa scan. Sabi ko, wala bang ano to? Ituturok, diba? Sabi, mamaya after. Plain muna. And then, after that, ayan na yung injection. Dito nilagyan ng suwero. Dito ang gusto ni sir yung maglalagay. Gumagalaw na yung ugat. Sakit! Okay, hindi ko itinatak. Kinukwento ko lang experience ko, ha? I'm sure naranasan nyo na to. First time kong maturukan dito. So, hindi ko lang pinuso sa Facebook. Tatlo yung plaster ko. Sunod 3 dito. Gumagalaw din yung ugat. Sabi ko, pagkamalikot. Ang nangyari kasi, naka-fasting ako ng mulang 10 p.m. This is for, the CT scan, ha? Mulang, dapat 6 to 8 hours lang. And nag-fasting ako mo ng 8 p.m. ang the following day. Parang umabot yata ako ng 12 hours. By the time na kakain na 14 hours na lumipas. Okay, okay naman, sanay ako kasi nag-IF ako dati. Intermittent fasting. Alright, so sabi ko, tapos dapat iinom ka. Pwede ko uminom ng tubig, 2 hours before the chest CT. So walang kain, walang tubig. 2 hours before, hindi ako masyadong uminom ka. Kasi sabi ko, may kinalaman ba yun sa tubig? Sabi, Ma'am, baka. Pero, nung time na sumalang ako, nakaisang ganun na ako na tumbler, ubus ko na yun, tapos dagdag pa kami ng dagdag. Pero to be safe na rin siguro, 2 hours before, inom na kayo. Wag marami ha. Siguro kalahating baso, o after 15 minutes, kalahating baso ulit. O, diba? Or after 20, 30 minutes, kalahating baso ulit. Parang ganun. Para umaandar na, rehydrated ka na. Huwag ka lang kakain. Pero you have to check with your doctor ha, kung okay lang sa kanila to. Kasi ako nakalagay sa instruction 2 hours before the procedure, pwede na uminom ng tubig. So, nakatatlong tusok dito. Hindi na ako ulit dito. Dito. Dito nagtagumpay. Tinawag na yung isang doktor na babae. So, siya yung naglagay dito. At nagtagumpay naman kami. Okay. Masakit yung tuso.
Alam niyo, malakas na po yung tolerance ko mula po nang na-diagnose ako noong 2018. Siguro mga na 230 plus na tusok na ako. Marami na. Pero kahapon, napapaano pa rin ako. Masakit, masakit. Kasi hindi naman yun dapat usual. Nagkataon lang malikot yung ugat. For some reason, hindi ko alam kung bakit. And then, ang maganda lang doon, pag isang pasada, kasi pag ito tinataas ko yung kamay, namamanhid, maganda lang doon, yung pag isang pasada ganun sa machine, ma'am, okay na po. Ha? May instruction na, hingang malalim, pigil, okay, relax, ayan. So, mami, may ganun yan. Hingang malalim, okay, nung na-biopsy rin ako before sa lungs, naririnig ko kasi naka-anesthesia ako noon. Sa lungs to ha, ano to ba? Biopsy. Parang naririnig ko kanina pronunciation ng Amerikano, biopsy. Checking ko nga. Tingnan natin dito, naman to ang pronunciation. Anyway, so noon may instruction din ganun. Kapag chest CT, may mga ganun instruction. Ipa-follow lang natin. Okay, maglaro nga tayo. Biopsy. Meaning, tingnan na natin, sweetheart natin dito. Darling, ano bang pronunciation? Patay, teka, tingnan na natin. Para alam natin ang tamang pronunciation. Biopsy. Biopsy, o tama naman pala ako. Mali yung nasa TV. Okay. Biopsy. Alright. So, pag may mga instruction na ganun, susundin nyo lang. Very fast, nung may, ano na, may contrast na. Isang ganun lang. Tapos na. Diba? Tapos noon, bihis na. Alright? And then, kumain ako. May baon akong pagkain. Okay. Kumusta yung scan? Yung scan naman, medyo iba. Mabilis na. Sa amin, tumagal lang kami sa CT scan na x-ray sa tusok. Mabilis yung scanning. Sa bone scan, yun yung medyo kakaiba. Ang bone scan kasi, i-injectionan ka. Saan ba ako in-injectionan? I think dito rin. In-injectionan. Mabilis nang magaling ng injection. Ibang hospital to. In-injection na ng radioactive na material. Tapos, we had to wait 2.5 hours bago ako sinalang sa scan. Okay, things that we have to remember. New message. Things we have to remember. Kapag ka bone scan, yung gamot na inject, radioactive na something, kailangan hindi pipitik yun ha. Alam nyo ba, nakita ko after kong binunsa, nakita ko meron sila doon sa hallway, may drainage, may una muna parang may drinking fountain, ano yan, yung pala may shower. Pag daw may natatalsikan ng gamot, kailangan mag-shower doon, ganun siya wow, kapotent, kailangan, walang matatalsikan. Sabi ko, sino natatalsikan? Sabi ko, pag pumitik, wala pa naman doon nangyayari, pero ready sila doon sa ospital. Minsan yung nurse, pero again, wala pa raw nangyayari. Pero natuwa ako, na-appreciate ko na ready sila nandun. Kailangan shower ka agad. Okay, so kapag in-injectionan ka na, maghihintay ka ng 2 hours or depende sa dami ng pasyente siguro. Ako, 2.5. Nag-stay lang ako sa isang coffee shop sa malapit. And then bumalik din ako. Tapos, wala naman masyadong tao, ako na yung sinalang. So, iba-iba. Minsan, yung kamay mo una-una sa akin, nandito sa may gilid, sa may hips. Habi ko, ano yung para sa, actually, ni-record namin eh. Ano yung sa may hips? Parang yung buong, imaging. Pero may time, yung kamay pinalagay naman dito, para yung head naman daw ang kukunan. Tapos, may time, yung kamay nakataas, para yung chest naman daw ang kukunan. So, may ganon. Iba-ibang pwesto, merong namang sa side or something. So, ang mga makikitang test resulta rito sa bone scan o body imaging and stuff, hindi lang kung may meds, kundi makikita rin kung may ibang condition like arthritis, degenerative arthritis, tsaka makikita rin yung may parts ng, parang yung form yata ng kidneys makikita rin. Okay? So, yun. By the way, depende kung saan hospital kayo, remember na follow the instructions carefully. Relax lang pag mag-imagine na kayo ng ako, yung bone scan ko, ang dami kong naiisip ng magagandang bagay. And then, after that, baka hilo-hilo pa kayo. Pag bangon nyo sa bone scan table, huwag kayong bababa kagad kasi mataas yun. Baka nga nakaligtas kayo sa bone scan, walang meds. Pero dahil nabigla kayo ng
Nahulog doon ba kayo na balian? Pagpunta niyo sa doktor, ano nangyari dito kay ma'am? Nahulog ho sa bed. So, dapat relax lang, ha? Okay. Sa mga scans na ito, sa bone scan, pinagbihis ako ng buong damit. So, sakto yung suot ko. Maluwag na t-shirt, and then, para madaling palitan, and then maluwag na pantalon. Yung sapatos ko rin, hindi yung ginaganong-ganong pa, sinisintas pa. Yung slip-on lang na rubber shoes. So, kasi tatanggalin yun. Tapos, papagsuotin ka ng maluwag din na pants dun sa ospital na pinuntahan ko, ha. At saka maluwag na yung pangtaas na lab gown. Okay? Kasi buong body scanning. Ngayon, nung chest CT, ang pinapalitan lang itong pantaas. Tapos, syempre, tanggal yung undergarment or yung bra. Pareho din naman dun sa bone scan. Tanggal kasi may bakal yun, tatanggalin. Pero yung pantalon, maluwag din suot kong pantalon, hindi na pinaalis. Mahaba naman yung lab gown. So, yun lang yung mga always wear comfortable clothes para hindi yung, baka minsan yung pali, yung bihisa nila, ang sikip, tas nagmaong ka, ang hirap. Eh, baka matumba ka pang ganyan. Kailangan yung madali na rin palitan, madali na rin tanggalin. Para madali ka rin magbibihis kasi baka minsan marami rin pasyente sa labas. Okay, so hindi ka makakaabala. Alright, so, yun yung aking mga experiences sa mga scans. Iba-iba pa rin siya talaga, depende sa kondisyon ng ugat. Yun lang ako, kasi pag tinataas to, nangangawit, kaya nangangawit ako. Pero siguro ang titingnan natin dyan is may reminder lang ako, okay? So nakwento ko na yung feeling doon sa pananalapi. Yung experience ko sa bone scan, doon sa ospital, kailangan nila ng advance na payment. Ang bone scan ay inabot ng 9, sa PWD ha, bone scan ito ha, 980. No, 9,800 something. They required a down payment of 6,000 pesos. An explanation doon is, yun ang ipapambili nila ng gamot. Tuesday ang bone scan, nagbayad ako ng Monday, pwedeng the day before, before 11 a.m. na ipasend na ron yung bayad, na i-transfer na yung fund. Ngayon, dahil ang gamot ay nag-expire, kailangan may certain time na nabili yun, may certain time na ma-i-administer yun or maiturok, kailangan kung magka-cancel ka, 2 days in advance, hindi pa sila nakakabili ng gamot. Kasi posibleng ma-forfeit ang pera na 6,000. So maganda, yung talagang nagbayad ko kung pwede, the day before, yung talagang sure na, tapos walang cancelan, tapos coordinate with them na, okay, darating po ako dito, anong oras po kailangan nandyan. Kung 11 a.m. ang procedure, at least 30 minutes. Sa akin kasi 11 a.m. ang procedure, ang dapat nandun ako, wala pang imang 11:30. Nagme-message na, nasa ko, LRT. Ma'am, nasan ako kayo? Tapos sabi, nandito ako sa station. Iniisa-isa ko yung station para alam niya kung nasaan na ako. Tapos dumating naman ako 10 minutes before the time. So, tatanong natin kung anong oras tayo dapat nandun. So, una, maliban sa pananalapi, kailangan coordinated. Alam natin kung kailan yung deadline ng pagbabayad. Magbayad tayo ng sakto para may time sila bumili ng gamot. Kailangan ay confirm na tayo or else baka ma-forfeit ang pera. Pangalawa, alamin kung sa anong oras ka kailangan nandoon. What time do I need to be there? Tapos, dumating tayo 30 minutes before. At syempre, yung planuhan na magsuot na ng mga maluluwag na kasuotan, maluwag na pantalon. Kasi gusto ko lagi suot ko maluwag. Lagi lang ako maluwag na pantalon, maluwag na top or nakasando. Nagaganto-ganto lang mga suot ko. Pero huwag kayo magsando sa ospital malamig. Okay. Tapos, sneakers. Ayan. Tapos, kung maaari, depende sa sitwasyon, kung may waiting period, baka pwede magdala ka na ng... hindi ka pa pala pwedeng kumain ng inject. Sinabi naman, nung na-injectionan ako, parang sinabi naman, alam ko may pinag-fasten ako, basta alam ko in between, nakakain pa ako ng cookie, nakatambay ako sa coffee shop. Nagpaalam ako, magpaalam kayo, pero alam ko nag-fasting din ako before that. Tapos, may injection. And then, nung waiting, pwede nang kumain. Okay, yun yung sa akin, kasi nakakain ako. Tapos,
nag-scan na. Pero iba ng CT scan. Hanggang matapos ng scan, walang kinakain. So, nagbaon ako ng broccoli, nagbaon ako ng avocado, nagbaon din ako ng tinapay. Okay. Siyempre, unang kakainin yung broccoli, tapos yung avocado, tapos yung tinapay may palaman. Alright. So, yun yung baon ko. And after na, after mismo, kasi malayong bilhan ng pagkain doon sa CT scan, eh, may pagkain na ako. Okay. Magdala ng tubig, 1 litro, kung pwede 1 litro. Kung para kung walang inuman sa ospital or malayo, meron kayong may inom, may baon na kayo. Okay? So, babalikan ko lang yung tanong ni kapatid. Titingnan ko kung meron akong na-miss sa tanong niya. Ano yung feeling? Ayun, nakwento ko na. Masakit yung tusok. Pero after that, okay naman. Kasi ang importante is, makita ko ano nangyayari sa loob nating katawan para ma-design yung treatment natin accordingly. Nakaka-nervous, oo. Nakaka-nervous. Actually, na-stress ako about this. Yung sunod-sunod kasi na test, yung sunod-sunod na pagbubukas ng mga ano, ng mga lab test, doon ako nahihirapan. Pagbubukas ng mga resulta, kasi mag-isa lang ako. Tapos, natetensyon. Tapos, yung sa bone scan, pinuntang ako pa mismo rin sa ospital. Eh, parang gusto mo basahin ng mabilis kaagad. Nakaka-tension kung mga ano rito. Kaya may time nagpa-pray na ako sa Facebook. Marami kong i-edit ito sa kwento na to. Eh, kasi meron, sige, banggiting ko na rin. Noong time na yun, na-stress na ako. Ito yung pinagdaan ako ng feeling. Sige, kwento ko na. Nag-post ako sa Facebook na nagpa-prayer ako. So, at the same time, sinachat ko rin yung mga close friends ko, yung mga pastors, nagpa-pray na ako dahil napapagod na ako nung maliban sa stress ng pagpunta sa ospital. Hindi yun eh, wala yun eh, kaya ko yun eh. Yung pagbubukas ng mga test, yung resulta, parang nakaka-nervyos. Ang nangyari, may chinat ako na professional, magpapa-counseling sana ako. Magpapaschedule ako ng counseling sa isang government hospital. Ang pinadala niya lang sa akin, sabi niya is, manood ko lang ng mindfulness video. Alam po yung mindfulness video, tinuturo ko yan, it's in my book. But the thing is, nagpa-schedule ako ng counseling. Parang feeling ko hindi niya seryoso yung gravity nung need ko noon na may makausap. Hindi naman ako nagmamadali na, ay, na. Nagpa-schedule naman ako, pero parang feeling ko, she didn't take me seriously. Okay. So, pangalawa doon, nag-post ako, may nag-comment na medyo, for me, insensitive. Ang sabi niya, kasi yung post ko doon, prayer, tapos nakalagay, I'm exhausted, please pray for me, tapos nakalagay doon, para isipin nila, huwag nilang isipin na physical exhaustion na, yung lab test, sonogram, mammogram, may nag-comment na, overthinking, bawal yan sa ating mga patients. Dalin mo lang ng magaan ang mga bagay-bagay. Wala naman tayong magagawa. Ako rin may test. So, lahat ng apat na yung sinabi, just pissed me off. Pissed me off. Una, one-liner lang yung message ko. Doon sa one-liner na post ko sa Facebook, yung content na mga, yung mga bagay na hindi ko sinasabi ay kasya na sa 2 libro. Because this has been happening since last year. Yun lang. Tapos, kaya nag-message ako doon at nag-post ako doon. Do not, sabi ko, wrong advice. Advice is not necessary. Prayers lang po ang kailangan ko. And then sa post ko, in-edit ko, sabi ko, do not give advice. I'm not asking for advice. Prayers lang po ang hinihingi ko. Huwag magbibigay ng advice pag hindi hinihingi kasi baka sumamblay, ma-invalidate nyo ako. Tayo po may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi natin dinadaanan yung gravity o yung tinatalam yung gravity ng pagdurusa ng ibang tao. Wala tayong walang sino mang may right na magsabing, ano, you're overthinking. Hindi eh. Yung tao mismo ang nakakaalam ng bigat ng pagdurusa niya. Okay, iba kasi kapag kunyari, dumadaan ka sa ganito, pero may asawa ka, may mga anak, may nakakausap ka, pero das mga dekotse. O ako, commit lang. Iba yung single parent, nagko-commit mo lang probinsya hanggang Manila, iba yun. Iba yung single ka, tas may inaalagaan ka pa. Iba yung single, mag-isa ka lang, walang ibang nakakarinig kapag ikaw na yung may mga concerns, something, mag-isa ka lang. Lahat may mga concerns, so no one has the right to say na overthinking ka. So that really affected me, and yun ang mas nakabigat sa akin. Parang this person is not even part of my
supports yung prayer prayer warriors ko. So hindi siya updated sa nangyayari, and she based the comment on one line na talagang tingin ko hindi necessary. Sabi, overthinking, hindi niya alam. Parang kung ang tinutukoy is yan lang, mga test lang, lahat ay dumadaan yan. Hindi, marami akong inedit ton. Yung mga fears ko, hindi ko kinuwento ron. Pangalawa, yung sabi na, anong tawag dito? Bawal sa mga pasyensya ko, overthinking. And isa pa sinabi niya is, gawin ng magaan, dalhin ng magaan. Her case is different from mine. Hindi niya rin alam yung gravity ng situation. Hindi natin alam gravity ng situation. Walang sino mang may karapatan na magsabi sa atin na gawin mo lang ng magaan. Wala. Because our truth is our truth. Kahit pa sabihin ng mga tao na I'm with you, I'm fighting this battle with you, at the end of the day, di ba? Kanya-kanya naman tayo ng pagdala ng mga ano natin, mga struggles natin, yung mga pain natin, tayo pa rin ang nagsasuffer. So, yun, hindi rin maganda yun. Tapos, yung walang magagawa, hindi ko alam kasi kung ang tinutukoy walang magagawa sa mga test necessary, that's not even the point. That's not, at saka ayoko yung term na walang magagawa. The thing is, dinugtong din niya na dumaan din siya sa test. Okay, dumaan ka sa test. Just because you're handling, the person is handling it a certain way, doesn't mean tayo, when we are tired, when we are upset, when we feel na, oh, parang give up na, pagod na ako, it doesn't mean wala tayong karapatan na mag-express, mag-rant, maghingi ng prayer. Ang ginawa na pag naghingi ng prayer, that's a cry for help, and that's very valid. It's the help, one of the healthiest things to do. So tayo po, kaya ko to sinishare, not to malign anyone, kundi para maging sensitive din tayo pag may nakita tayo mga kapatid natin na nagpapa-pray ng ganyan, wag nating i-invalidate na, ano ba, wala yan, masyado mo namang iniisip masyado, ako nga, ayoko yung term, ako nga, eh, ganyan, ayoko yung term, kasi why does it have to be about this person all the time? Pwede bang bigyan tayo ng karapatan na tayo, maramdaman natin, umamin tayo na nahihirapan din po ako. Yes, I do vlogs, but I have to remind myself na I'm also on treatment and I have to take care of myself also. And minsan, because of my living condition, I live alone, wala naman akong makakausap dito. Nagpo-post ako pag hindi ko na kaya. Nag-share ako sa mga prayer warriors ko. I've surrounded myself with very good people. I share information with them so they could pray for me at the same time. Pag sobrang bigat na, nagpo-post ako sa Facebook ng prayer. That is my way of crying for help and letting people in. So yung pong comment na yon, talagang iniyakan ko po yon nung isang gabi. Yun na nga eh, nagkasabay una, na parang hindi seryoso yung pag-ask ko ng help for counseling. And at the same time, yung may comment pang ganun yung isang ano. Pero nag-ano na, binura niya na at nag-apologize na po. Still, ang sakit pa rin po. So, panay po ang iyak ko nung gabi na yon. And may nag-counsel naman po sa akin, one of my best friends, si Ate Joyce. She's a beauty queen. The following day, nag-video na actually about that. Pero, masyado pang raw yung emotion. Tsaka, magang-maga po yung mata ko. Kaya, hindi ko na lang po muna i-post. Ngayon po, dahil lumipas ang ilang araw, medyo ano na, kaya I can share about it. Ang inaano ko lang po sa inyo is kung kayo po may pinagdadaanan, yung dumating tayo na na-stress mabigat, huwag po kayong mahihiyang mag-post sa Facebook, mag-ask ng prayer. At kung tayo naman po ay makabasa ng isang kapatid natin, nag-ask ng prayer, huwag po natin sasabihin, ano ka ba, yan lang, ako nga eh. Huwag pong ganon. Irespeto po natin yung struggles ng kapwa natin. And ang best, pinaka-safe na masasabi natin, yes, hindi ko man alam yung eksaktong pinagdadaanan mo, I will pray for you. Mag-supportahan na lang po tayo sa bawat isa. Okay? And pag dumating yung time for our mental health na kailangan natin ng counseling, hindi po ako counselor. Ang gawin niyo po is kung wala kayong friends na pwede mag-counsel sa inyo, pwede po kayo mag-search sa Facebook ng free counseling.
Philippines. Okay, free counseling. Baka po may mga hanap pa kayong mga nag-offer ng libre. Or pwede rin kayo mag-chat sa 700 Club Asia sa Facebook. Okay, sabi niyo po, pwede po bang magpa-counseling. Alright? Hindi po ako counselor, ha? Kaya ako po ay kailangan ko rin ng counseling. So, tayo po ang gawin natin. Humanap tayo ng solusyon. Mayroon po sa Facebook. So, check niyo po yung CBN Asia sa Facebook. Alam ko po pwede magpa-counseling doon siya. Alright? So, yun po mga kapatid. Yun po ang ating video for today. Nawa po yung marami kayong matutunan. And, nandito po siya. Yes, nandito. Okay, for more tips on dealing with cancer treatment side effects and life itself during cancer. Teka, bumaba pa yung pintas natin. Okay? Available pa rin po. At malapit ang dumating ang aking librong isinulat, ang Stage 3G. My story was featured by the World Health Organization Western Pacific Region page, Facebook page. And then, andito po yung mga sinulat kong ibang tips on dealing with cancer treatment side effects, not only physically, but even yung struggles emotionally, psychologically. May mga steps po dito. At dun sa version natin na for printing, ay dinagdagan ko po yung information about dealing with certain emotions like anger, kasi po hindi tayo natuturoan ng ganun, at ang unresolved anger or unexpressed anger usually nagkakos ng mga major diseases including cancer. So meron po akong nilagay doon at kung anong dapat gawin. At syempre, yung paborito natin, pagkain. May listahan po doon ng mga gulay, prutas, meat, iba pang mga bagay na pwede natin idagdag sa ating palengke list para tayo laging lalong mas maging malakas at mas kilap. Okay, so all you need to do is message me on Facebook and I'll give you instructions, okay? And syempre, iba rin discount natin ngayon, ha? Pero naka-discount pa rin tayo ng 20% discount. 20% discount. So, message me on Facebook and I'll give you an actual rate, okay? Hindi ko na lalagay dito kasi baka mabasa nyo to next year. Tapos, baka isipin nyo, yun pa rin ang price. Okay, message nyo ako on Facebook and I'll answer you. I'll give you the information, pati yung rate and how to order, okay? Habang wala pa sa bahay ko yung libro, discounted pa tayo, okay? At malapit ang dumating. So, excited na yung mga naka-order. And if you want to order, limited lang po yung bibigyan natin ng 20% discount. Anniversary discount yan kasi malapit na ako mag-anniversary. Okay, so message me on Facebook and then we'll take it from there. Okay, maraming salamat po. Thank you for learning with us. Ito po si Glenda and ang lagi kong paalala, ingatan ng kalusugan dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye po.